isang panibagong video para sa araw na to. So, syempre, kaya nyo kinilig tong video to, na-curious kayo, paano nga ba pumayat? Para sa akin, paano nga ba ako pumayat sa loob ng 20 days? Actually, hindi pa naman po talaga ako pumayat, pero nabawasan ng timbang ko ng 5 kilo sa loob ng 20 days. Paano ko to ginawa? Bago po nangyari ito, napakarami kong trial and error. Unang-una, sinubukan ko mag-jogging na hindi effective naman sa akin. Nag-no-rice din ako, nasinukuan ko din. Madami kong sinubukan ininom na papapayat, pero hindi talaga umepekto. Pero, nung mga nakaraan, tinaray ko, may mga sinubukan ako. Pinagsabay-sabay ko siya. Ang unang-una, inalis ko yung rice, as in totally no rice. Pero syempre, meron tayong isang araw na cheat day. Every Sunday, dahil off day, kumakain pa rin ako ng rice, pero kontrolado lang. Every Sunday ko lang kinakain yon. Pero for the whole day, week, for the whole week, hindi talaga ako kumakain ng rice. As in, itlog, gulay, ganun, manok, ulam, nag-uulam din ako ganun. Pero no rice, as in no rice. Pero, papangunahan ko na po, sa unang ilang days mo na hindi ka kumain ng rice, talagang sasakit yung ulo mo. Mahihilo ka, mararamdaman mo yung gutom. Pero, masasanay lang din po tayo doon. Pero dapat, habang nag-no-rice tayo, more tayo ng intake natin ng water. Lagi tayong magtutubig, inom ng inom. Makaramdam ng konting gutom, inom lang po tayo ng inom. Pagkatapos noon, sinabihan ko siya ng intermittent diet, the 16 hours fasting, 8 hours lang akong kumakain. So, dahil ako, 8 start yung pasok ko sa office na ako kumakain, nag-start akong kumain ng 8:30 hanggang 4:30 ng hapon. Pag 4:30 na, stop ko na yung kain ko. Sisimulan ko na lang ulit siya following day, kinabukasan na ulit, 8:30. Pero, umiinom ako ng tubig. Pag nakaramdam ako ng gutom, tubig. Ganun lang yung ginagawa ko. Kinokontrol ko yung sarili ko. Para, ano rin, disiplina sa sarili. Iniwasan ko yung mga chocolates, yung matatamis, yung mga junk foods, chicheria, mga soda. Lahat yan, iniwasan ko. Tiniis ko, hindi kumain. Pag nagugutom ako, bumibili ko ng mga sliced fruits. Yun yung pinagtsatsagaan kong kainin. Tapos, pag naman talagang hindi na ako makatiis, yun, hindi pa rin natin maiwasan. Kumakain pa rin, pero sobrang limited na. Konti lang, as in matikman ko lang talaga. Minsan kasi meron talagang time na magkikrib tayo sa isang pagkain, na parang gustong-gusto natin siyang kainin. Matikman ko lang, okay na yun. Pinipigilan ko na ulit yung sarili ko. Mga fast food, iwasan din natin. Kasi yan, nakakataba talaga yan. Kung dati, before, malapit sa trabaho ko, Jollibee, KFC, laging ganun. Ngayon, hindi, iniwasan ko. Hindi ako nag-fast food sa loob ng 20 days. Hindi ako kumain ng fast food na pagkain. Tapos, itlog lang. Itlog, nilagang itlog. Nagbaboil ako ng egg tuwing umaga. Yun yung dinadala ko sa trabaho ko. Yun yung kinakain ko. Diretso lang itlog sa umaga, itlog sa bago mag 4:30, or kaya nagtitinapay lang din ako, mga ganun. Pero meron akong isang isinabay sa ano ko, pagpapapayat ko. Sinubukan ko uminom ng ito, Bragg apple cider vinegar. Sinubukan ko siya. Masasabi ko na effective talaga itong Bragg. Itong apple cider vinegar na to, effective siya. Iniinom ko siya tuwing umaga, pagkagising ko. Saka lahat yung basong tubig, pwedeng yung natural na tubig lang, pwedeng maligam-gam din. Sinasamahan ko siya ng isang kutsarang honey. Tapos po, dalawang kutsarang apple cider vinegar. Napakahirap po niyang inumin sa una. Sobrang ang tapang ng amoy, ang tapang ng lasa niya. Pero, masasabi ko na effective siya. Iniinom ko siya tuwing umaga at tuwing gabi bago ako matulog.
two times a day ko siyang iniinom. Tapos, mapipil mo talaga na ano, na parang busog ka. Sa pakiramdam ko ha, para sa akin po ha, parang mabilis akong mabusog. Tapos, na ano ko rin sa kanya, habang, nung iniinom ko na siya, simula ko na siyang ininumin, nung tuwing magpupupo ako, parang makikita mo talaga na naglalabas ka ng toxic ng katawan mo. Iba yung pupo ko ngayon sa pupo ko before. Talagang makikita mo na nalilinis din naman yung katawan mo. Saka, yung apple cider vinegar po, healthy po yan sa katawan natin. Organic po, napaka-healthy po, malaki po yung natutulong sa katawan natin. Kaya hindi ko rin naman pinagsisisihan na uminom ako ng apple cider vinegar. Noong una, parang iniisip ko, effective ba to? O pinaparusaan ko lang yung sarili ko kasi nga yung lasa niya, saka yung amoy niya. Pero nung nagtimbang po ako, gulat na gulat ako. Una kasi after maybe 10 days, chinek ko na. Tapos ako, hala, yung timbang ko is around, pumaba na ng 3 kg. Tapos, nung after po nun, after nung 3 kg, diretso ko pa rin yan, diretso pa rin yung hindi ko pag-rise, yung pag 16-8 diet ko, dinidiretso ko lang, continuous lang siya. After 20 days, nung na-check ko, bumaba ulit ako ng 5 kilo na total ng pinayat ko. Actually, hindi pala siya, hindi tamang term yung pinayat, yung ibinaba ng timbang ko. Kasi ako, from 78 to 73, hindi ka pa rin payat. Ngayon, naglalaro na yung timbang ko, around 72 to 71, ganun. Pero hindi ka pa rin pumayat. Bumaba lang yung timbang mo. Nabawasan lang yung timbang mo. Kaya para sa akin, pag tinuloy-tuloy ko to, alam ko na, mas lalong bababa yung timbang ko. Baka ma-achieve ko na yung timbang na gusto ko. Kasi before naman po, hindi naman talaga ako mataba. Payat po ako dati. Nung nagkabibilang ako, saka ako tumaba ng ganito. Pero, yun nga po, ngayon, na-discover ko ang apple cider vinegar with honey. Sana, effective naman siya. Yun lang po ang ma-share ko pa lang sa ngayon kasi hindi ko pa masyado mapakita sa inyo yung resulta. Pero subaybayin nyo po yung pagpapapayat ko, yung journey ko pagpapayat. I-share ko pa po sa inyo sa mga susunod na video ko kung talaga bang ang epekto at anong naging epekto sa akin ng apple cider vinegar with honey. Sana po subukan nyo din sa mga nagnanais na pumayat, mabawasan yung timbang. Yun din po. Saka ito po makakatulong talaga sa kalusugan natin kasi healthy siya. Wala siyang masamang side effect. Mararamdaman niyo napakagaan sa pakiramdam. So sana po nagkaroon kayo ng idea about sa no rice, 16-8 diet at pag-inom ng apple cider vinegar. So kung nagustuhan niyo po itong videong to, may natutunan kayo at gusto niyo pa akong subaybayan sa aking journey ng pagpapapayat, please subscribe, like this video, or comment down below po kung may mga gusto kayong itanong or may mga gusto kayong isuggest sa akin paano ko pa mapapabilis yung pagpapayat ko. So guys, hanggang sa susunod na video, thank you for watching!